What's up mga kalakdan? At nagbabalik pa ako para sa ating vlog. So sa episode na ito ay hihatid ko po sa inyo na tatalakay natin about sa fuel injection versus carburetor na mas better po sa inyo sa inyong motorcycle. But kung tatanungin po kayo guys, ano ang the best kung para sa inyong motor? F5 ba o carburetor? At nasa sa inyo na po. At magkaiba po tayo ng preference. Guys, well, bago po lahat natatalakay natin sa araw na ito. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, I encourage you, please subscribe on my YouTube channel at pakiclick na ang notification bell. At once po ako na mag-upload po ako ng videos para po sa next episode. So sana po suportahan po ninyo ako sa aking videos. Well, sa panahon po na yun, ayan ang dami po na naglalabasan ngayon ng mga motorsiklo ay ang fuel injected po guys. At lalo po na nauso na ngayon. Ang masasabi ko lang po sa fuel injected ay matipid si gas dahil sa power and speed, at higit sa lahat po ay nagkakaroon ng bagong technology. So wala pa po yung FI na mga 110, 125 at 150 sa nauunang panahon. So mga carburetor lang po ang gumagamit po yung FI, ay ang mga big bike or mga sports bike lang po. At sa ngayon po ay naglalabasan ng unit na itong motor, ang FI, ay ang mga small displacement. Ayan, click 125 noong 2015, UI 125 noong 2015 din, NMAX sa gamitin ng taong, Aerox noong 2017, at PCX noong 2018. Pati na rin ang converted from carb to FI ay ang Honda Beauty, Yamaha FCI, Sniper, I think carb to FI din, XRM 125 at RS 125. At meron pa po yung purpose na pagbibili ang FI o carb ay ang Raider 150. Sa ang kanilan ito ay ang naka-Raider 150 carb. So ang masasabi ko lang po, ito ay dahil po sa low maintenance, madali po papalitan o linisin ang carb, at pwede rin i-modify kumpara sa Raider 150 FI. So pwede rin i-modify din. At yun na natili pa rin ang carb ay ang very sporty. So gusto nila ang lahat ng mga tao is mas upgrade na undertone. At lalo na po ang sa ating labas ng Honda ay ang Dio ng May 2021. Itong lumalabas, akala ko po FI, yan po na ay card. So pag-uusapan po natin para sa inyo, this is to talk about the better of a motorcycle, card or FI. So hihimay po na natin ito. So yung fuel injector versus carburetor sa isang motorcyclo, alin ang mas mabuti? So pareho po ang fuel injector at carburetor ang gumaganap bilang mga supplier ng gasolina sa makina, habang hinahalo ng carburetor ang hangin at gasolina dito, at nagbibigay ng timpla sa makina. Ang fuel injector ay direktang nag-i-spray ng gasolina sa makina. Ang dami ng supply ng gasolina ay iba rin dahil sa iba't ibang mekanismo na ginagamit sa mga bahagi nito. So gayon pa man, fuel injector versus carburetor, alin ang mas better sa isang motorsiklo? Ang mga fuel injector ay nagbibigay ng mas mahusay na performance dahil sa kanilang mataas na power output, engine speed, fuel efficiency at mababang emission.
ang mga carburetor sa kabilang banda ay nangangailangan ng minimum na pagpapanatili na madaling palitan at matipid. Kung gusto mo na mataas ng performance, ang fuel injector the best. At kung ikaw ay masitip sa budget, ang carburetor ay ang nagustuhan mo ng opsyon. So bago talakayin natin ang mga katangian ng performance about sa FI at carburetor, uunawaan natin kung paano gumagana ang mga bahagi ito sa isang motorsiklo. So pagkakaiba sa pagitan ng FI at carburetor sa isang carburetor ay talagang naghahalo ito ng hangin at gasolina at pagkatapos ay pumapasok ng timpla sa makina mula sa carburetor. Sa isang fuel injector, ito ang hangin at gasolina ay naghahalo lamang pagkatapos na pumapasok sa makina kung saan ang gasolina ay nag-i-spray sa makina ng fuel injector. So gumagana ang carburetor sa isang mechanical na ugnayan at mga bahagi. Ang ninanais na air fuel ratio ay manumanong itinatakda at kinokontrol ng mga mechanical na bahagi ang air fuel mixture patay sa ratio na itinakda ng operator. Ang FI ay kinokontrol ng isang ECU or electronic control unit na tumutukoy sa dami ng gasolina na isasabog sa makina at sa epekto. Ang air fuel ratio sa makina, ang ratio ay tinutukoy batay sa data na nakuha ng ECU mula sa ilang mga sensor. Kasama sa mga sensor na ito ang throttle position sensor, crankshaft position sensor, camshaft position sensor at iba pa. Ang mga sensor na ito ay patuloy na nagpapadala ng impormasyon sa ECU at dynamic na tinutukoy ng ECU ang ratio batay sa engine load speed at mga riding condition, engine temperature, throttle response at iba pa. Ang lahat na ito ay automated at electronically controlled. Ang air fuel ratio ay hindi manual set at dynamic na pinapatakbo ng ECU. So, performance versus sa iba't ibang parameter. Ngayon ay naunawaan na natin ang pagkakaiba sa paggana ng dalawang bahagi ito. Talakayin na natin ang kanilang performance laban sa magkakaibang mga parameter. Ang mga parameter na isinasaalang-alang ito ay fuel efficiency, engine performance, maintenance and repair, cold start replacement at durability, emission at cost. So, unayin po na natin ang fuel efficiency. So, dahil ang carburetor ay naghahalo ng isang tiyak na dami ng gasolina sa pinaghahalo air fuel patay sa pag-tune ito, walang mga dynamic ng pagsasaayos ng ratio na ginagawa. Gayunpaman, sa mga FI regular na binabago ng ECU, ang ratio sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng dami ng gasolina na pumapasok sa makina batay sa impormasyong natatanggap nito mula sa mga sensor ito. Bilang resulta, ang gasolina ay pinamamahalaan sa isang mas mahusay na paraan ng mga fuel injection systems. At sa sumakatawid, ang fuel efficiency ay mas mataas kaysa sa mga motorsiklo na may mga carburetor. So, next ay engine performance. Ang lahat ng mga bagay ito ay nanatiling pareho at ang output or power output ay mas mahusay sa mga motorsiklo na may mga fuel injector system kung ihahambing ito sa mga motorsiklo na may mga carburetor. So, ang mas mataas na output para sa parehong RPM ay nagresulta sa mas mataas na bilis para sa mga motorsiklo na may mga fuel injector system. So, next ay maintenance and repair. Gumagana ang mga
carburetor sa isang mechanical system. Kahit ang rider na hindi pro sa pagsasaayos ng bike ay kayang gawin ang maintenance, repair at tuning ng carburetor. Gayunpaman, ang FI ay medyo bagong sistema. Idagdag pa ito ang mga sangkap na isyo na nakakabit na dito na kumukontrol sa pag-spray ng kasalina sa makina, lalong nagpapagulo sa mga bagay-bagay. Ang injection system ay mas komplikado at hindi madaling mahawakan ng isang karaniwan ng rider ng motorsiklo. Ang pag-aayos at pagpapanatili ay kailangang isagawa ng mga professional sa mga bike service centers. Kaya para sa mga kadahilan ng ito, ang mga carburetor ay mas madali para sa pagsasaayos at pagpapanatili kumpara sa mga FI. So, punta naman tayo sa cold start. Sa malamig na klima, ang mga nakakarburetor ng motorsiklo ay napakahirap ma-start. Kahit i-on mo ang choke, hindi ma-start. Minsan ang motorsiklo, or kadalasan ito ang problema nito ay more prevalent sa mga nakakarburetor na makina at napakababa sa mga motorsiklo naka-fuel injected. Ang cold start ay hindi isang issue sa mga motorsiklo na may mga naka-FI. So ang replacement ang mga carburetor ay hindi naglalaman ng anumang mga electronic components. Ang pagkakahiwalay na ito sa mga electronic components ay ginagawang madali silang tanggapin sa mga motorsiklo at palitan ng tanggalin ng sa mga motorsiklo at palitan ito ng bago. Sa tuwing nasira ang iyong carburetor, madali mo itong madadala sa inyong mekaniko or DIY at palitan ng bagong carburetor. So ang mga fuel injectors ay sa kabilang banda ay kontrolado ng ECU at maraming mga electronic components na nakakabit. Ang kaugnayan ito sa mga electronic components at sa ECU ay ginagawang mahirap palitan at ang FI sa isang motorsiklo. Sa tuwing nasira ang iyong FI ay kailangan mong dating ito sa motorcycle service center o sa isang mechanical expert upang palitan ang FI na bago. Habang ang pagpapalit ng mga fuel injector ay maaaring maging mas madali sa paglipas ng panahon. Sa kasamukuyan, ang mga carburetor ay mas madali tanggalin ng mga sa motorsiklo at palitan ito ng bago. So, durability. Kaya ang pagkakad ang durability ay walang daanong pagkakaiba sa pagdita ng isang carburetor sa at sa fuel injector sa kanilang mahahabang buhay at buhay. Ang parehong mga bahagi ay tatagal ng mas matagal kung pinapanatili mo ang motorsiklo na may regular servicing. At ilan sa mga tao ay nangakapira na ang mga fuel injector ay hindi magtatagal kung ang rider ay hindi nag-aalaga ng bike ng maayos at sumasakay ng walang anumang proper preventive maintenance. Ginumpaman ang parehong argument na ay totoo rin para sa mga carburetor. Sa katunayan po ay hindi mo napanatili na maayos ang inyong bike. Hindi lang ito mga carburetor or fuel injector, halos lahat ng mga bahagi ay mas madaling masira. So, punta naman tayo ng emission. So, ang mga emission ito ay tulad ng carbon monoxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, hydrocarbon at iba pang mga greenhouse gas na
ay nakakapinsala sa ating kapaligiran po, guys. Ang gantiyan at ang mga regulatory body ay lalong nagpapataw ng mga paghihigpit na sa mga motorsiklo na may mataas na carbon emission, kaya mahalaga para sa mga modernong motorsiklo na ang mga emission na inilalabas mula sa tambucho na ay pinakamababa hanggat maaari. Ang mga naka-fuel injected na motorsiklo ay hands down ay mas mahusay kesa sa mga carbureted na motorsiklo dito. Ito ay dahil ang mga fuel injection na motorsiklo ay patuloy na pinabago ang air-fuel mixture sa optimum level batay sa engine at mga riding parameter. Bilang isang resulta, mayroong mas kaunting hindi kinakailangan na pagsunog ng gasolina na humahantong naman sa mababang emission kung ihahambing sa mga carburetor ng motorsiklo. So sa course muna tayo, guys, sa anumang mga bahagi na nauubad sa carburetor ay mababa ang halaga kung ihahambing sa mga bahagi sa isang fuel injector system. Ang pagkakaiba sa gastos na ito ay simple dahil sa pagpapabuti ng teknolohiya sa mga fuel injector na nangangailangan ng mas mataas na halaga ng produksyon. Kaya kung ang iyong layunin ay makukuha ng mura sa mga bahagi sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng iba pang mga may performance parameter kung gayon ang carburetor system ay the best na gumagana para sa iyo. Sorry po ba, nabubulo lang. So, total vehicle cost dahil ang mga fuel injector ay mas mahal kung ihahambing sa mga carburetor dahil sa kanilang mataas na functioning at technology. Ang vehicle cost ng mga fuel injection ng motorcycle ay mas mahal din. Ang lahat ng pagka ay nananatiling pareho. Ang mga carburetor ng motorcycle ay matitig para sa mga motorcycle na may mga fuel injection system. So narito ang mga sum up, hindi ko lang kung anong pagkakabigkas nito, na performance na carburetor versus fuel injector sa mga motorsiklo para sa bawat value attribute na tinatalakay natin. So makikita po ito na sa nasa sum up. Ito ang basehan sa pagitan ng FI at carb. Ito ang mga parameter na makikita nito sa mga sumusunod: fuel efficiency, engine economy, performance, maintenance and repair, cold start, replacement, durability, emission cost, at lalo na ang total vehicle cost. Well, basic po ito sa sum up na iisa-isan ko po ang sa parameter. Ang lamang po sa fuel efficiency ay ang FI, dahil po dito na ito ay matipid sa gas at para po dito sa pagkakaroon ng technology at nakakatulong din sa computer box na gumagana o kumokontrol sa gas consumption. Samantala ang carburetor naman ay parang depende ito sa gas consumption. Sa tingin ko, yung iba ay matatakot kung mabilis ang kumakain sa gas. So, hinay-hinay lang po sa mga pag-throttle kung carb po ang motor mo. So, sa engine performance, ang lamang ay FI. Again, dahil ay mataas ang power output at engine speed, so malakas po ang makina para sa FI kumpara sa carb na medyo lang po. Samantala po yung ang maintenance and repair, kung magtitipid ka sa budget o yung gastusin nyo sa carburetor ang madaling ayusin at kayang-kaya itong linisin ng carb sa motor, but madali lang palitan. So pwede naman pumunta sa motorcycle shop para magpapaayos ng carb kahit ang rider na hindi pro na gumawa ng motor ay
kaya itong gawin ang maintenance, repair at tuning ng carb. However, kumpara mo ito sa naka-FI na nahihirapan itong ayusin, example, masisira ito ng computer box pati yung mga electronics na ang FI. Well, ang budget po ay malaking gagastusin sa pagpaayos ng motor na naka-FI. Halimbawa, ang kailangan ng FI cleaning or yung palitan na ng computer box ay maaari po kayo pumunta sa mga professional na mekaniko sa bike service center. Take note, kung kailangan po ba ipapayusin ang motor ng FI, mag-ipon ka ng budget mo. Dumako na naman tayo sa cold start. So ang madali lang po sa pag-start ng motor ay FI. So simple lang ang pagpapaanda ng motor paggagamit ka ng electric start or ay one click na maaandar na ang motor mo. Pwede naman yung may kickstart na madali rin sa panahon ngayon ay wala na ang kickstart kahit pa sa ganitong panahon, pero ang carburetor ay mahirap ipaanda ng motor kahit nakachok man ay minsan hindi kaya ma-start na inyong motor. Well, sa replacement naman po guys, ang masasabi ko na madaling itong gagawin sa motor ay carb, which is nagmula sa motor ay maaaring itong madaling tanggalin ng fa na infact na posible ito na napapalitan na bago. Kapag nasisira ang carb ay madaling madadala sa mekaniko o DIY, kaya mapapalitan ito ng bago. Samantala ang FI ay maraming makakabit ng mga electronic components na nakakontrol ng ECU. Maaari itong mga mahirap palitan ng FI sa isang motor. Kapag ito ay gagawin, kung sira ang FI nyo ay maaari itong dahilin sa motorcycle service center o sa isang mechanical expert para palitan ito ng bago. So ang durability ay parehas lang dalawa sa fuel system ng motor sa pagitan ng FI at carb para sa tibay at maging mas mahabang buhay. Pero kung gusto mong tatagal yan guys, ay maaaring kakayanin mo na alagaan ang inyong motor hanggang sa kinabukasan. Kapag napanatili ang motor mo na may regular servicing, take note, kung naka-FI ka, yung inyong motor ay hindi magtatagal kapag ang rider ay pinababayaan mo na o hindi inalaga ng maayos. Hindi lang ito sa dalawang fuel system ng motor, kung hindi na napatili na maayos halos lahat ay madaling masira sa lahat ng bahagi ng motorsiklo. So sa emission naman po tayo guys, kung ang masasabi ko sa malinis na pagbugan or at environment friendly na tambutso ay mababang emission ay ang FI. Kung bakit? Ito ang nagbabago ang air fuel mixture sa dahilan ng optimum levels based ito sa engine at mga riding parameter. So ikumpara mo ito ng carburetor na masyadong malinis ang pagbuga ng tambutso, but sa dalawa ng fuel system ay naka Euro 3 standard, kung iba ang sa FI ay naka Euro 4, pero parehas ng emission standard. Well, sa cost muna tayo guys. Sa carb ay mababang budget po para sa maintenance at repair. Well, pwede naman kayong pumunta sa motorcycle shop para mapapaayos at mura lang ang halaga. Hindi kagaya ng FI na malaking mahalaga ang babayaran at pupunta ka sa bike service center. Well, sa total vehicle cost po ay
yung magiging kabuang halaga sa pagpapaayos ng inyong motor, ay masabi ko lang na mas mura lang ang halaga ang carburetor. So kailangan mo ang pinaka mababang maintenance, so on madaling palitan at magtitipid ka sa budget mo compare sa FI na kailangan itong mataas na functioning at technology, but mahal pa ang gastos nito ang vehicle cost sa mga FI na motor nito. So, bottom line lang po tayo. Alin ang dapat mo pipiliin? Ang mga fuel injector ay angkop para sa iyo. Kung mag-ahanap ka ng mataas ang performance sa inyong motorsiklo, ang mga fuel injector ay nagbibigay ng mataas ng power output, engine speed, fuel efficiency, at mababang emission. Ang mga carburetor sa kabilang banda ay may mababang halaga na nangangailangan na pinakamababang maintenance, madaling palitan at matipid. So, yan tayo. Okay. So, at yan po ang nagtatapos po dito. Dito sa aking vlog for this episode. Sana po meron kayong matutunan about sa topic na ito. So, bago po tayo magtatapos, nais po kayo na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, at click na notification bell para maging updated kayo sa mga videos ko for this next episode. So, magkita pa tayo sa next episode. This is Alakdan Moto. At masasabi ko na po sa inyo na ride safe and for always. All the time. Bye-bye now.